Leo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly ganap or weekly reading para sa araw ng January 30 to February 5, 2023. This is a general reading. Maaari kayong makarelate. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Okay, so let's see, Leo, ano ang ganap sa inyo ngayong week na to? You have psychic abilities. Uy, mukhang mas mag-heighten yung inyong psychic abilities. Mas on point yung inyong intuition ngayong panahon na to, ngayong week na to. Maganda siya kapag ano, meron kayong mga decision making kasi magiging madali para sa inyo na makapag-desisyon dahil alam nyo agad, no? Deep within nyo kung ano yung best para sa sitwasyon na yan. So, let's see ano pa. Yung iba sa inyo nagkakaroon ng spiritual awakening, nag-open ng inyong third eye. Nagkakaroon ng third eye activation. You also have milk and honey. Wow. Ang ganda nito kasi this is about blessings and also ano, mga good times, no? So, magkakaroon tayo ng full moon in Leo ngayong February 6, no? Philippine Standard Time. Ayan na. This is the time wherein you will just have fun, no? You will just enjoy life to the fullest. Maaring you will be on a vacation, meet your family and friends, have fun. So, you also have here and now. So, focus ka sa ano yung meron ka ngayon sa present moment. Hindi mo na iniisip yung nakaraan, no? At hindi ka na rin parang masyadong nag-iisip for your future. Para sa'yo, ang importante ay yung oras at panahon mo ngayon. Kung ano yung meron ka ngayon. And mas ma-appreciate mo yung blessings kasi nakikita mo agad ngayon kung ano yung meron sa'yo. Kasi yung past, wala na. May mga pagkakataon na may mga bagay na nawala tayo sa past na hindi na natin kasama ngayong present moment. And we can't do anything about it. Tapos na yun eh. And even the future, hindi naman yan. Sabi nga, the future is not promised. Diba? So, what is important is your present moment. So, parang ano, you are seizing the moment. Let's see what else. You also have a waxing crescent moon. So, itong waxing crescent moon, this is about taking initiative. So, this is after the full moon na, after ng new moon, na kung saan nag-set ka ng mga goals mo. So, ito yung time na meron ka ng gagawing action doon sa goals mo. Hindi na lang siya nakalista, hindi na lang siya nakasulat. Gagawa ka na ng action. Okay? So, let's see what else. You also have Eros. So, Eros, this is about romance and desire. So, kung ikaw ay nagmamanifest ng relationship, maaring meron kang makikilala na isang romantic partner around this time, pwede rin naman tong manifestation of your desires, no? Ano yung gusto mo sa buhay? So, maaring makikita mo na yung pagbabago or pagsisimula ng manifestation ng mga gusto mo. So, tinan natin ang overall energy for you ngayong week na to. Overall energy for Leo, you have the Nine of Vessels, happiness. I feel like ano, you will be in a, alam mo yung pagsasalo-salo with your family and friends. Tinan mo, marami silang pinagsasaluhang mga fruits. I also see you na ano, starting a healthy lifestyle, no, ngayong panahon na to. Gusto mo lang na ano, maging malusog, maging healthy, no? So, this is also about wish fulfillment. Maaring meron kang wish na natupad or matutupad ngayong week na to. So, tinan natin kung ano yung challenge for you, Leo. Ang challenge is Four of Coins. So, this is about stability ng iyong finances or mga valuable things sa buhay mo. So, maaring meron kang kailangang ayusin sa iyong bahay or sa finances mo or sa pera mo, sa savings mo ngayong panahon na to. So, syempre, pag ano tayo ay nagbabakasyon or may ano, may mga activities, may mga pagkakataon na gumagastos talaga tayo. So, ang challenge sa'yo is kung paano mo mapapanatili na stable yung income mo, no? So, let's see kung ano naman ang gagawing action ng mga Leo. Ano yung action ng mga Leo? You have Champion of Coins.
Champion of Coins is someone na alam niya kung paano i-handle yung finances niya. So yung iba sa inyo meron kayong entrepreneurial skills, no? This is someone na stable na pagdating sa finances. Maari ring meron kayong papasuking bagong investment or another pagkakakitaan. Let's see kung ano naman ang overall outcome for you, Leo. You have Crown of Wands. So, Crown of Wands, I feel na you are going to travel more, no? Maaring meron ka ring mga ifo-focus na mga creative activities, no? Maaring yung mga talents mo and skills mo, mas lalo mo tong i-explore or ipagpapatuloy, no? And pwede rin naman na ikaw ay talagang magsisimula ng isang negosyo na gagamitin mo yung iyong talento doon sa business na yon. So, alam ba, magaling kang manahe. So, you will use that talent to create a clothing line or tapos tuturuan mo rin yung ibang tao para makatulong sila sa'yo sa pagpapalago ng negosyo mo na yon. So, it can be any talent na meron ka. Okay? So, puro fiery energy and also you are practical din. Mas practical ka sa mga decision mo ngayon. So, let's see what else. You also have Sun in Aquarius in the 11th house. 11th house is about friendship and connections. So, I think, pinipili mo na yung mga taong hayaan mong maging malapit sa'yo, lalo na sa mga kaibigan mo. Pipiliin mo yung mga makaka-connect mo, makaka-partner mo sa negosyo, sa trabaho, makakasama mo sa proyekto, ganun. You also have Mars in Gemini in the 3rd house. So, there is a decision-making that you need to do ngayong week na to. So, you are being asked, no, na pag-isipan mong maigi itong decision mo. Dapat yung decision mo na yan, hindi lang para sa ngayon. Dapat pag nag-decision ka, kasama yung future na. So, parang 3 steps advance yung iyong mga decision na gagawin, no? 3 steps ahead. Para ka naglalaro ng chess, 'di ba? Para manalo ka diyan, dapat advance ka mag-isip. Okay, so let's see what else. Sa iyong career, ayan, meron ka talagang i-discover something new, no? You're going to explore your other options pagdating sa trabaho, sa career mo. Yung mga ibang pang opportunities na nagbubukas sa iyo kasi meron ditong growth, no? May pag-unlad. Lalo na kung hahayaan mo yung sarili mo na i-explore yan. So, you also have unrequited. So, yung iba sa inyo, maaring nasa relationship na hindi natutumbasan yung naibibigay nyong oras, panahon, pagmamahal dito sa tao na to. So, maaring pag-iisipan nyo if you want to stay in this kind of relationship or not. Pwede rin naman tong romantic, pwedeng sa friends or family. But for some of you, this is a romantic connection na hindi niya na ibibigay yung expectations mo sa kanya. So, nasa sayo if you will stay in this relationship. Kaya siguro isa to sa mga major decisions mo ngayong week na to. Uy, no. Sabi rito, wait, postpone, pause, say no. So, meron kang kailangang pag-isipang maigi. Lalo na if it's a major decision bago ka mag-decide. Dahil baka mahirap kasi pag iaasa mo sa bugso ng damdamin, no? Baka pagsisihan mo kung ano man tong decision na gagawin mo. Okay, so that is your reading, Leo. Kung nagustuhan mo to, naka-resonate ka, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Leo. See you again.